Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at matindi ho ang ating usapin ngayon. Napaka-init na issue po ito. At siyempre makakasama po natin ng isa talagang napaka-tigas na ating opisyal ho sa AFP po. Ito po si Lieutenant General Jun Parlarde. Magandang gabi po, sir. Bay, magandang gabi. Magandang gabi sa mga tagapakinig natin. Ayan po. Sir, umpisa na ho natin at banata na natin po kung anong mga nangyayari dito. Una ho, di ba po, naging issue itong statement ninyo patungkol po sa paalala kay Lisa Soberano at saka kay Catriona Gray. Linawin nga po natin, ano ho ba yung inyong sinabi patungkol dito? Well, sinabi ko lang na mali yung mga buzzers, yung mga netizens natin nung sinabi nila na si Lisa Soberano ay isang CVP NPA. Yun yung naging trending nung siya ay nag-host doon sa, well, naging nag-participate siya sa webinar for defending women's rights. Unfair yun kay Lisa Soberano, I guess, kasi hindi niya naiintindihan naman talaga kung ano yung napasok niya. First, palagay ko hindi pinaliwanag ng Gabriela kung ano yung advocacy talaga nila at kung ano yung mga underlying agenda nitong grupo na ito. So ngayon, nadamay siya ngayon. Ang feeling ng tao tuloy, kinakampihan or naging part si Liza nitong Gabriela, which is not really true. So unfair sa kanya na i-red tag ito si Liza Soberano. That's why on our part, as part of the STRATCOM, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, we have to help educate the people, especially the netizens, of the nature of the duplicity of this Gabriela and the legal front organizations of the CPP. Mm-hmm. Pero sir, malinaw ho na ang talagang isang sa statement niyo po parang wag siyang ibas dahil hindi naman po siya NPA pa. Yun po ang ating napanood sa isang balita. Tama po? Correct. Exactly. Yun yung sinabi ko. Huwag natin siyang ibas at hindi siya terorista, hindi siya NPA. Sa ngayon, okay pa siya, safe pa siya. Mm-hmm. Pero kung hindi siya makingat, yun talaga ang diretso nito kasi ito ang mga nangyayari doon. Ganito ang nangyayari doon sa mga Gabriela members, Gabriela youth members na nakita natin na napatay sa Palawan, sa Mindoro, sa Batangas. Mga Gabriela youth members sila, mga aktivista sila, and yet in the process, sila ay naindoktrinahan ng gusto nitong Makibaka, yung underground organization, hiding under the Gabriela, until such time na, yun nga, nasali na sila sa armadong pakikibaka. Mm-hmm. So talagang ito po ay klaro na pagkagaling sa Gabriela, marami ho talaga kayong nahuhuling NPA na galing sa Gabriela. Tama po? Yes, nahuhuli at may mga nagsusurrender din tayo. So voluntary yung kanilang mga impormasyon, yung mga kinikwento nila kung paano sila na-recruit at bakit sila bumaba. Kasi nga hindi nila namalayan na tumo na pala sa armadong pakikibaka yung kanilang mga sinimulan na advokasya, mga simpleng advokasya defending women's rights. So ganitong-ganito ang nangyari dito sa mga kabataan na ito at nakikita natin yung trend. Nakikita natin yung direction ng Gabriela towards the recruitment or possibly the invitation for Lisa Soberano as well as many other celebrities dito sa mga webinar, mga forum on women's rights. So sir, parang ang dating talaga nito nililin lang ng Gabriela. Kasi ito sa akin sa tingin ko po maayos naman yung puso ng mga nagsisimula doon. Talagang meron naman silang gustong ipaglaban na karapatan ng mga kabaihan. Kaya lang nalin lang sila ng Gabriela. Parang ganun ho ba yung sinasabi? Yes, yun yung pasimula mga advocacies on the protection of women's rights. Kasi alam natin, maraming mga namumulestya ng mga kababaihan, hindi nagrereklamo, natatakot, binubuli. So, ako, marami akong kapatid, may kapatid din ako mga babae,
may mga anak akong babae. So ayaw kong nangyayari yun. May nanay tayo. So marami tayong mga kamag-anak na palagay ko may mga experience din sa mga bagay na ito. Kaya sinusuportahan natin yung advocacy na ganito ng Gabriela. Kaya lang, ang hindi nila kinikwento ay yung hidden agenda nila. Hidden yan kasi talaga namang pag kinuwento nila kagad, eh sino pang sasali sa kanila? So ganun lang yun. It's a very systematic process. At ito, dito ito nagsisimula sa mga simpleng mga forum-forum, then sa susundan na niya mga activities, kasama yung mga kababaihan, then yun na, palalim na ng palalim ang involvement ng mga miyembro na ito hanggang tuloy na silang maluklok doon sa underground ng Gabriela, which is si the Makibaka. Meron ho atang tumatawag sa inyo, boss. Hello, ayan. Meron po atang tumatawag po sa inyo? Meron po ba? Hindi. Ano lang, marami lang nagbe-message kasi hindi lang ikaw gusto mag-interview. Anyway, so para nyo talagang sinasabi na nanlilin lang itong Gabriela. Yes, talagang ganun. It's called revolutionary dual tactics. Yan ang tawag nila dyan. Kaya nga, doble karakter. That's their duplicity. Sa dokumento nila, mayroong nakalagay dyan, mayroong legal, mayroong malaligal, and then mayroong illegal. What they're doing now is the legal activities. Then okay. Meron yan malaligal. Nasa gitna na. Bordering on the illegal activities of Gabriela. And then finally, illegal. Yung sinasabi ko, na activity ng Makibaka, kasama na dyan yung pag-tour of duty nito mga kabataan na ito sa NPA, yan ay yung illegal. Yan ay yung illegal na portion nito ng activities. So, nakikita mo, kaya maraming nalilin lang dahil dito sa strategy na ito na revolutionary dual tactics na tinatawag nila. So, ang tanong tuloy ngayon ng mga kababayan natin, kung alam nyo na po bilang kayo ay sa AFP, alam nyo na po yung kanyang ganyang strategiya ng Gabriela. And ngayon po na may anti-terrorist law na tayo, hindi pa po ba natin sila pwedeng ipadiscredit o patanggal ho sa susunod na eleksyon? Yan ho talagang hinihingi ng mga tao eh. Actually ba, papunta na tayo doon. Kalalabas lang yung IRR. Mga ilang araw pa lang itong IRR na ito. At ang kasunod dito yung designation nitong mga organization na ito, including these personalities or individuals as terrorist organization. Executive act lang ito. It's the Anti-Terror Council will designate them as terrorists or terrorist organization, and then eventually yung proscription. Dito na ngayon ipo-proscribe ng ating judiciary ang Court of Appeals. I forgot the court, but yung judiciary ang magde-declare dito, mag-proscribe sa kanila as terrorist organization. So, konting process, simpleng process. So, ngayon, ang sinasabi natin, bago pa man maging implementable na yung batas. But bago pa man, magkaroon tayo ng mga kabataan na ma-exploit and then makasuhan natin itong batas na ito, linawin na natin, yes now. Napapunta sila doon dahil very clear dito sa batas na ito, yung recruitment, yung participation, or even being members of these terrorist organizations. And it's very easy to prove. Ang dami nating ebidensya to prove na ito, Gabriela na ito, ay directly involved sa mga terrorist activities ng mga NPAs. So marami na kayong ebidensya talaga. Itong mga progresibong grupo na ito, talagang sangkot dito sa NPA. So, ayun po. So, sir, ang tanong ko lamang po ngayon nito na issue kay Ma'am Lisa Soberano, ano ho pa ang ginagawa ninyong hakbang aside from warningan siya? Kasi sa totoo lang, marami hong artista na mukhang naloloko ng mga organisasyong ito. Ano ho pa ang susunod ninyong hakbang aside from giving a statement na warning po, ano pong susunod po? We have to share many information about these organizations. In fact, kaya natin sinasabayan niya ng mga pictures ng mga kasama nila na ito na, na biktima na, ito, yung iba na patay na, yung iba nakakulong.
So we really have to educate our people. Na totoo yung sinasabi natin, hindi ito propaganda. And siguro kung napanood nyo yung budget hearing ng mga agencies na involved dito sa National Task Force Land Local Communist Armed Conflict, doon yung napanood at doon yung nakita yung agenda talaga nitong makakaliwang grupo na ito para siguraduhin na yung budget nitong NTF, LCAC and the other agencies na responsable dito sa para tapusin itong insurgency na ito ay hindi lulusot. Eh programa yon, programa natin yon para sa mga liblib na lugar, mga marginalized sectors ng community, including itong mga marginalized women, mga kabataan na hindi nakapag-aral. Ito lahat, yung budget na yon ng NTF-LCAC, para dito. So bakit nila inu-oppose? So these are just one of the ways for us to really educate our people. Ipakita natin ano bang totoong nature nitong mga tao ito. Bakit nila inu-oppose ang mga ganitong programa? But really, ang challenge ngayon, madaling tapusin itong insurgency na ito. But ang challenge talaga sa amin ay yung matigilan, yung patuloy na pagre-recruit nitong mga anak bayan na ito, Gabriela Youth na ito. Kaya halos tuwing mabawasan yung NPA, merong kapalit eh. May kapalit. And the only way to really put an end to this insurgency ay tapusin natin through this this means by sharing information, sharing the truth about all this organization. So maganda ho pala mangyayari, sana ho bago mag 2022 talagang mawala na ho itong mga makamatayan, tawag nyo diyan kamatayan black, diba? Diyan talagang kamatayan ang aabuti ng mga kabataan na ito at witness tayo doon sa libu-libong namatay ng mga kabataan dahil dito sa maling paniniwala nila. So I hope yung 2022 hindi na natin hindi ko na mahintay yung 2022. I hope by 2021. Tapos na ito, bye. Tapos na ito. Kaya lang, sir, ito ang tanong, ano, 'di ba? Syempre, actually nagpapasalamat nga ako nilinaw niyo po na kahit papaano ibiktima lang ito si Liza Soberano kasi mahal ko po 'yun eh. Debiro lang po ah. Pero ito ah. So pag na-declare hong mga ito mga Gabriela, mga iba pa mga kaliwang grupo, na-declare ho silang terorista. So kung magsalita ho yung mga artista, di ba masasama rin sila bilang sympathizer nito? Hindi naman, hindi. Kasi hindi naman pinagbabawal sa batas ang maging aktivista ka o maging vocal ka, maging kritiko ka ng gobyerno. So ano yun? In fact, welcome yan sa ating part yan ng democratic space natin. But ang sinasabi natin, kung ikaw ngayon magsisigaw dyan, sumali sa New People's Army, sumali sa Armed Revolution, ibang usapan yan. Ito na yun. Ito na yung tinatahak mo na yung terorismo. So ito na yung pinagbabawal ng batas. And remember, dito sa anti-terror law na ito, marami dyan mga preparatory acts. Preparatory acts, for instance, na involved ka sa planning ng isang ambush sa isang pagsunog ng equipment ng mga kontraktor or na involved ka sa pagplano kung paano pasabugin, for instance, ang isang police station, nagagawa kayo ng bomba diyan. Nagturuan kayo kung paano gagawa ng Molotov bomb para gamitin sa isang terrorist activity. Kahit hindi pa man nangyari yung isang terrorist activity, liable ka na. So these are some of the features, the good features of this anti-terror law, preparatory acts kasama. And then providing material support, for instance. But ang importante, meron kang knowledge. Knowledge. Kaya ito, by sinishare natin itong knowledge na ito, intindihin nyo, itong Gabriela, ay maganda ang kanilang advocacy, but yung kanilang pamamaraan ay very intricate to the point na halos hindi mo namamalayan na ikaw ay dinala na doon sa armadong pakikibaka. So you have to be very, very careful and you should have that knowledge para ikaw mismo aalis-atras ka na doon. Kasi, for ikaw, okay, artista ka, nalinlang ka rito, sumali ka ngayon, nahuli ka ngayon. Well, it's up to you to prove na ikaw ay inosente, na wala kang knowledge na terrorist organization yung Gabriela. Eh, winarningan na kita eh, di ba? Winarningan ka na ng gobyerno. The thing, knowledge, importante yung knowledge. And this is what we're doing now, providing knowledge that these are the nature of this terrorist organization hiding under this legal front organization and Gabriela Youth is one of them.
So sir, yung sinasabi nyo kanina na mga na umakyat dun sa bundok na galing sa Gabriela din, hindi nila alam na nung umakyat sila, eh, gagawin na pala silang NPA? Eh, bay, patay na ba? Hindi ko na natanong eh. So yun. Yun ang masaklap doon. Yung mga sumuko po. Ah, yes. Yung mga sumuko, sabi nila, hindi namin maipaliwanag paano kami umabot doon sa puntong yun. Alam mo, marami doon sa, may tatlo, for instance, na sumuko doon sa Mindoro. Actually, hindi sila nirecruit. Pinag-igib sila ng tubig. Talaga? Kasama nila, pinag-igib ng tubig doon sa taas. Hindi na pinababa for 2 years. For 2 years. Hanggang namatay yun si, si Saligumba. Si Laureline Saligumba, isa doon sa mga morong 38 na namatay. Yun, si Laureline Saligumba, NPA yun. So yun, inimbita ang babae, syempre. So nagtiwala yung mga babae, mga minor pa naman, 15 years old, 16 years old. So umakit sa bundok, tinulungan sila na magdala ng tubig, magbuhat ng gamit. Ayun, for 2 years, hindi sila nakababa. At anong nangyari doon? Ayun, pinagpasapasahan sila ng mga NPA. Buti na lang yung isa sa kanila, inasawa na lang ng NPA sa pilitan. So, ano ba yun? Foul yun, foul. So definitely, yung tanong, balik din sa tanong mo, alam kaya nila? Most likely hindi. Most likely hindi. So, ito na, yung mga iba nagkukwento rin. Umakit ako dyan kasi naniniwala ako na yung NPA pinaglalaban yung mga karapatan ng babae. Okay. I'm talking about this lady from Leyte. Meron sa Negros, meron din sa Surigao. Iisang kwento nila. Pagdating doon, ayun, number one pala na abusive ang itong mga kadre nila sa NPA. Pinagpapasapasahan sila. The same old story. Ito, by ang dapat nating ipaliwanag dito sa mga nare-recruit or liniligawan itong Gabriela. At ito talaga ang magiging hantungan nila. Ganito talaga magiging hantungan nila. So, ang kabaliktaran pala itong ginagawa nitong Gabriela na ito kaysa nang pinoproteksyonan nila yung mga kababaihan, eh hinahayaan pa nila na mapahamak yung mga kababaihan pag akyat dun sa bundok. Exactly. Kaya nga ang tawag natin dun sa kanila, classic strategy nila ito. They join democratic institutions and destroy it. They join the church and then destroy it. They join women's organization and then destroy it. They join anything, all sectors, and then destroy them. So yun. Classic one. Kaya ako palaging ina-emphasize kasi napakalinaw yan doon sa Communist Party of the Philippines Plans and Programs, version 2017. Ito, bay. So very new. Nakalagay doon, Article 3, Section 7, nakalagay doon. They must adhere to proletarian dictatorship. Dictatorship, nakalagay doon. Ang pag-establish ng isang demokratikong diktatorya. Mm-hmm. At paano mo yun? And then ang sinisigaw mo diyan sa against kayo sa pasistang Duterte or tyrant government, and yet napakalinaw doon sa kanilang plataforma na ang i-establish nila ay isang dictatorship. So kailangan i-educate natin yung tao, bay, para naiintindihan nila. Yun yung sinasabi mo. Advocacy nila maganda, pagdating doon sa loob, eh, sirang-sira sila. That's so, yan ang mga hindi po sa nag-process. Yung dokumento po yan, 2017, tama po? Sabi niyo po? Yes, bago. O bagong-bago pala talaga yan. So, yes. Napakasinungaling at saka demonyo naman ho ng grupo na ito. So, talagang dapat talagang mawala ito sa Pilipinas? Of course, bay. Kaya lang, siyempre, nandun yung threat, intimidation, palagi nilang ginagawa yun. Ako nga, sundalo na ako, tinitreaten pa ako eh. Dinalagay ko sa hit list nila eh. So, how much more kung ikaw simpleng guro, simple kang estudyante, kapag ikaw ay nagsalita against them, ang tawag sa iyo ay counter-revolutionaryo. So, tatakutin ka nila na pagka hindi mo tinigilan yung ang mga sinasabi mo kontra sa aming organisasyon, ikaw ay papapasyalan namin sa NPA. Anong tawag mo doon? Bullying yun. So ito talaga sila ang mga totoong pasista. So I'm telling you this kasi marami ng mga kababayan natin ngayon na natauhan na sila, kaya marami nang nagsasalita. And that's what happened doon kay Lisa Soberano. Unfair nga lang, but dahil punong-puno na ang tao dito sa Gabriela na ito at saka mga pagkukunwari nila, not only with Gabriela, kundi anak bayan, kabataan, party list. Minention ko nga doon si Angel Oxin, alam mo,
By ito yung hindi alam ng tao. Of course, aktivista nga, ang pagiging aktivista, welcome yan. Si Okay, Ella Linares, kapatid ni Angel Luxin, aktivista rin yun. Nagsimula din yun sa pagiging aktivista. Anong nangyari sa kanya? Ayun, na-involve siya doon. Naging Communist Party of the Philippines member siya, naging cadre siya ng CPP. Kaya siya na-nominate. Na-nominate siya doon sa Kabataan Party List. Natalo nga lang siya, 2005. But malalim yan kasi hindi ka magiging nominee ng Kabataan Party List at ng ng Gabriela, ng Anak Bayan, kung hindi ka CPP member. CPP ang nag-nominate sa'yo, hindi Taong Bayan ang nag-elect sa'yo. No, it's the CPP. Kaya so, sinasabi ni Indian na ito, anong sinasabi niyang terorista, ito kasama namin sa, of course, kasi nag-above ground na siya uli. Recruiter na siya uli ng Gabriela. Natalo siya after nung Kabataan Party List. But hindi niya pwedeng i-deny yun. Kasi ang dami nating kaibigan, mga dating rebelde, mga nakasama niya, ang nagsasabi kung saan sila kumilos, anong involvement nila sa underground organization, sa CPP, sa NPA. Kaya, alam mo, these are the things that we need to share to people. Akala natin, napaka... simple lang. Yes. But napakalalim nila, napakalalim nila. Dinawin po natin, ay paliwanag po natin sa kababayan natin. So yung kapatid ni Angel Luxin, na si Ella Colmenares, ay napumasok sa CPP, yung Communist Party of the Philippines, kaya siya yes. Na-nominate bilang party list nominee. Tama po? Ng, anong party list po yun, Gabriela? Kabataan Party List. Ah, Kabataan. Kaya po siya naging nominee ng Kabataan Party List. Kaya lang yes. Hindi siya natalo yung pang anong pang ilang nominee siya? Alam niyo ba? First, second, or third? I think one seat lang. One seat yung nakuha nila. Yes, kaya hindi siya nasali. And okay. This is what Yusek Badoy, this is what the those who face the budget committee hearing, this is what they've been saying dun sa anim. Yung anim na mga members ng Kamatayan Block na naghaharas sa kanila. They're really CPP members kasi hindi ka pwedeng maging party list ng Makabayan o Kamatayan Block kapag hindi ka nominated ng Communist Party. Pero sir, nililinaw nyo ba? Sinasabi nyo talagang naging NPA yung kapatid niya? Yes, yes. So yes. NPA na humawak ng armas? Oh, yes. Underground. Ganito malinaw. Kasi ang NPA. Apa? Yeah. Ang lahat ng NPA units, ito yung armadong grupo, di ba? Lahat yan political officers. Lahat yan may kadre. Lahat ng leaders niya ay CPP members. Hindi ka pwedeng maging platoon leader o maging front committee, ano, kung hindi ka member ng Communist Party of the Philippines. Okay, so, ganun yun. Yes, so ganun ang naging case ni Ella Colmenares. Bago siya lumutang uli para na naging recruiter uli siya ng Gabriela. This time Gabriela Youth naman ang. Yes, hindi na siya kabataan. So ganito ang linaw niya, nagpunta siya, nag-CPP siya, naging kadre siya, humawak siya ng baril, naging NPA siya. So madaling salita, terorista siya. Kasi NPA siya po. So terorista yes. Kapatid ni Angel Luxin. Yan po ang inyong sinasabing diretso. Tama po? Yes. Ang mabuti lang sa kanila, the good thing about this is that hindi pa noon batas yung anti-terror law. Okay. Therefore, hindi pa ito mag-apply sa kanila kasi hindi naman retroactive yung kanilang, yung ating batas. But, there's always, madaling establish, kumbaga, ang probable cause. Madaling i-establish kapag hindi nila tinigilan yung kanilang involvement dito sa terrorist organization na ito, babalik yan doon sa kanilang mga dating gawain na pag-provide ng support sa New People's Army o pagiging part sa planning, for instance, or providing kung ano-ano, material support, safe house, sasakyan. Of course, hindi nila pwedeng pabayaan yung mga kasamahan nila kasi naging kasamahan nila yan. Nanumpa sila sa Constitution ng Communist Party of the Philippines, andun yun, walang iwanan. Mm-hmm. So yung sinasabi po nila ngayon na hindi na siya membro dahil talagang tapos na, naging ano na siya ngayon, lumutang na siya bilang Gabriela Youth na. Mm-hmm. Yan ang tawag doon, legal na naman siya ngayon. Remember, may legal, malaligal, at saka illegal. Yung illegal, yun yung underground.
Yeah, kaya yan sila nagtatakip ng muka, ng ano kapag ka nagrally, ang sinisigaw nila mga ano, mga illegal na utterances like ibagsak or sumali sa revolusyon. Yun yun. Alam nila yun na illegal yung ginagawa nila at member sila ng illegal organizations tulad ng Kabataang Makabayan or Makibaka in the case of Gabriela. Yung legal, ito na yun. Bumalik na naman sila sa Gabriela or Kabataang Makabayan. So, half-truth lang yung dahilan nila na hindi NPA yan. Natural, sasabihin nilang hindi na NPA yan kasi ngayon nasa legal front na siya. Pero dati, NPA. Nakuha mo, bay. Ganon talaga yun. Ngayon, nagpapakita sila ng picture nila, nakasama nila sa isang dinner. Of course, kasi above ground na uli. Di ba? So half-truth lang yung dahilan nila na oh, ngayon, oh, ito legal to, di ba? Parang ganon ang dating. So, sir, so ito naman tungkol kay Angel, meron ho ba kayong info na si Angel ay sumasali o nakikibaka? Meron po ba kayong information dyan? Hindi ko masyadong pinapalo si Angel eh. Gusto ko siya nung dun sa General's daughter, kaya nga sabi ko eh. Maganda yung binitawan niyang statement nung nagtitaping pa ng Angel General's daughter. Na-appreciate niya yung sacrifices ng mga sundalo nung dumalaw sila doon sa Biluna. Nakita niya yung wounded doon, mga Marawi warriors natin. At nagbitaw siya ng salita. Sinabi niya na na-appreciate niya talaga yung sacrifices ng mga sundalo. I hope totoo yung sinasabi niya kasi totoo naman yun talaga na nagsasakripisyo ang mga sundalo natin para ipagtanggol ang ating bayan. But kung siya ay sasali na naman dito sa mga organisasyon na ito, sasabayan niya si Nery Colmenares na isa pang CPP, ay hindi talaga siya makakawala dito sa impluensya nitong Communist Party of the Philippines. But right now, honestly, I don't know kung ano bang direksyon na gusto ni Angel Oxin. But I hope hindi siya pupunta doon sa armadong pakikibaka. Okay lang yun, yung aktivista-aktivista ka lang. Okay lang yun. Huwag kayong mamumundok at huwag kayong mag-promote ng violence and armed revolution. Kasi yun talaga, magkakaproblema sa taas. Sige po sir, bigkunin na natin itong pagkakataon na ito na kausapin niyo po ang taong bayan ngayon na meron po tayong nanonood na 2,500 po at nako, sigurado ho magte-trend ho ito. Ano ho ang gusto niyong sabihin sa kanila bilang mensahe niyo po? Simple lang po yung mensahe natin, we are not red tagging anybody. In fact, we want people to understand what's being red, was being a radical, was being an activist, and what is being a terrorist. Once you bear arms or promote armed violence, that's a completely different thing. Hindi yan simpleng pagiging aktivista. Hindi, magiging terorista ka na or possibly terorista ka na. So we just want to warn people na the CPP has the cunning ways of the CPP really is so intricate. Hindi mo halos, kung hindi ka ano, hindi ka talaga magbabantay, hindi mo mamamalayan na ikaw ay malalim na ang involvement mo sa isang terrorist organization. So you just have to be careful at makinig, open mind. Magkaroon lang tayo ng open mind. At the only way really to educate ourselves is to listen to the experiences of former rebels. Basahin natin yung mga dokumento na sinishare natin tungkol dito sa Communist Party of the Philippines. Hindi yan mga propaganda. Tulad niyan, yung CPP plans and programs, sinishare natin yan para mabasa nila. Specific kung anong mga provisions doon para mabasa nila at maintindihan nila na tama yung ginagawa ng gobyerno at obligasyon ng gobyerno yon, especially ng armed forces, ang security sector, na i-educate ang ating taong bayan tungkol dito sa revolutionary dual tactics nitong Communist Party of the Philippines, lalo na itong mga members ng Kamatayan Block or Makabayan Block. So, sir, yun naman ang magiging mensahe nyo dun sa mga nadadala. Yung parang naloloko sila na gusto rin namin eh, kasi meron kaming pusong makabayan. Tapos gusto namin na medyo naiinis din kami. Meron kasi talagang government official na talaga namang palpak din. Yung mga ganong klaseng anong masasabi niyo sa kanila? Paano nila ipaglalaban yung pagiging makabayan nila talaga? Normal 'yon, bay. Ako, na-appreciate ko 'yon, yung mga nag-expose ng mga kamalian ng gobyerno. 'Yun ang kailangan natin at isumbong natin 'yan kay President Digong.
at talagang wapak sila kay presidente, yun ang gusto nating mangyari. Maging transparent ang gobyerno para makita nila, makita ng taong bayan kung sino ang nagsiservisyo ng maayos at sino hindi, at makita ng taong bayan at i-criticize ng taong bayan. Welcome na welcome yun, bay. Napakalinaw yun, napakalinaw. At sabi nga natin, sa batas naman, ginagarantiya ng batas yan na yung pagiging aktivista mo or yung yung dissent, ano yan, allowed yan sa batas. Hindi yan pinagbabawal. Ayan po. Sige po, maraming maraming salamat po at alam kong busy kayo at daming tumatawag sa inyo. Papagbigyan nyo rin po. Maraming pong salamat. Ha? At sana ho, tuloy-tuloy yung paglagay-lagay nyo ng tarpaulin. Gustong-gusto ng kababayan natin yun. Kaya lang, tinanggal eh. Kailan mo ba mauulit yun? Actually, hindi, tinanong ako noon kung kami ang naglagay noon. Actually, honestly, hindi ko sigurado kung NTF ang naglagay noon. Pero may seal naman. Baka nga. But ang tanong ko lang naman, bakit pa ipapatanggal ni Mayor Isko? Siya ba ay wini-welcome niya ang terorismo dito sa Maynila? Dapat tuloy-tuloy na yon kasi may ano na eh, may awareness na yung mga tao. At ayaw na talaga ng tao. Gusto na ang taong bayan katahimikan. Ayaw na nila itong mga ang violence nitong CPP-NPA na ito. Dapat lang talaga na persona nung grata na itong mga CPP-NPA na ito dito sa Metro Manila. So tama yon, itutuloy natin yon, hopefully. Ayaw! Sige po, suportado kayo. At pag natok, Mayor Isko, ano nangyari? Ba't mo tinanggal? Nakuha, not good Mayor. I like you but not good. Anyway, maraming pong salamat, General, sa ulitin. Sana ho ay sa susunod ay makausap pa ho namin kayo. Ay, makausap po kayo po. Ha, salamat po, sir. Thank you, bye. Thank you, Bill. All the time. I thank you po.